Magandang araw ulit sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga bata. Nakapag-turn in na ba kayo ng inyong mga assignments sa Google Classroom? Ano ba itong turn in? Pero bago yun, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kapag tayo ay binigyan ni teacher ng classwork o assignment, kailangan natin itong i-turn in para malaman niya na nakapag-submit na tayo. Ngayon, tuturuan ko kayong mag-turn in ang inyong classwork gamit lamang ang inyong mga Android phone. Maraming paraan sa pag-turn in ang ating mga classwork. Sa video ito, ituturo ko kung paano mag-turn in ng walang attachment. Ibig sabihin, doon tayo mismo gagawa sa inyong phone. Gamit ang Google Docs na isa rin sa mga apps ng Google Suite. Hanapin at buksan ang Google Classroom apps. Pag hindi pa naka-sign in, mag-sign in muna. Kapag naka-sign in na, ito ang makikita. I-click lang ang Classroom. Kung mapapansin nyo, dalawa yung kulay ng assignment. Isang gray, isang green. Ibig sabihin nito, ang gray ay tapos na at ang green ay hindi pa. Para sigurado, pindutin natin yung classwork. Buksan natin ang gagawin o sasagutan nating assignment. Click ang arrow ito para sagutan na natin ang ating assignment. I-click ang plus sign para magdagdag tayo or mag-add tayo ng attachment. Pag nabuksan yan, makikita natin yung iba't ibang pwede nating pagpilian. Sa drive, sa link, sa file, take photo, or record video. Kaya lang, ang ating unang ituturo ay ang pag-a-add ng bagong document. So, pipiliin natin ang new document. Pag na-click natin yung add new document, hintayin lang natin mag-load. Depende ulit ito sa bilis ng ating internet. Tapos na mag-load, pindutin lang itong lapis para mag-edit. Ayan, pag na-click na natin yung lapis, ito ang lalabas. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-edit. Mag-type lang sa keypad, katulad ng pag-text natin kung tayo ay nagsisend ng mga message sa ating mga Android phone. Kung maglalagay naman tayo ng picture dito sa ating document, i-click lang natin yung plus sign dito sa taas. At lalabas na yung mga choices kung saan natin kukunin o kung ano yung i-add natin. Halimbawa, link. O in our case, gusto nating maglagay ng image. Pag-click natin yung image, ito na yung lalabas na mga options kung saan natin kukunin. Pwedeng sa photos, kung saan yung nandoon yung ka-store yung ating mga pictures. Or pwede rin naman mag-search tayo. Katulad niyan, mag-click natin yung add uli, tapos i-click natin uli yung image. From web, i-click natin yung from web. Pagka from web, pwede tayong mag-search kung mabilis ang ating internet. Pero kaya naman yan, kahit data lang. Okay, Sampaguita flower, for example, ayan, click na natin, hanapin natin yung picture ng Sampaguita na gusto natin, and then i-click, and then i-click din yung insert. Ayan, so pag-click natin yung insert, andyan na. And then, gawin natin uli kung gusto nating dagdagan pa. Kung tapos na tayo, i-click natin ang check dito sa bandang kaliwa sa itaas. At kung isasara na natin ang ating ginawa, i-click natin yung X. Ito na yung pinaka-importante sa lahat, yung i-click na natin ang turn in. Ayan, pag-click mo yung turn in, itatanongin ka lang uli para to confirm. And then click na yung turn in.
Pag na-click nyo na yun, titigan nyo lang ito, magbabago ang itsura nito. Yan, nakalagay na unsubmit. Ibig sabihin, na-submit mo na. Pero kung gusto mong i-edit, pwede mong i-click yung unsubmit. Yun ay kung hindi pa due date. Pero pag due date na, hindi na pwedeng i-edit. Salamat po sa lahat. Tapos na. I-click lang yung susunod na video para mapanood ninyo yung tutorial naman para sa pag-turn in ng my attachment.